Bakit Romana ang Iglesia Katolika? Ang Roma ngayon ay sentro ng simbahang Katolika pagkat naroon ang tirahan ng ating Santo Papa na siyang kahalili sa susi ni San Pedro, ang unang Papa. Marahil marami pa rin ang nagtatanong, lalong-lalo na sa mga kaibayong pananampalataya, kung bakit naging Romana ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw naman daw sa Biblia na nasa Jerusalem ito itinatag. At isa pa, ang mga Romano din daw ang siyang nagpapako o nagpapatay sa ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ba ang kabuluhan ng Roma sa pananampalatayang Kristiyano-Katoliko? Sasagutin natin yan gamit ang batayan sa Biblia. Noong narito pa sa lupa ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagtatag ng isang iglesia o church. In other words, it is a society or a community of Christian believers under the leadership of Saint Peter. Mababasa yan sa Mateo 16:18 noong sinabi niya kay Pedro, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Ang pagtatag ng iglesyang ito ay nangyari sa Judea o specifically sa Jerusalem, ang lugar na kung saan nakatira ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit alam natin na karamihan sa kanyang mga kababayan ay hindi tinanggap ang kanyang pagiging Mesiyas, kundi bagkus ito pa nga ay humantong sa kanyang kamatayan sa kamay ng mga Hudyo. At kalaunan sumunod ang mga pang-uusig ng mga Hudyo sa mga unang Kristiyano. Kagaya nga ng sinabi sa Biblia sa Juan 1:11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya, na kung kaya't nagtampo ang Panginoon sa kanyang sariling bayan. Mateo Kapitulo 23, talatay 37 hanggang 38, ganito ang pagkakasabi, "O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang iniibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiyo sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Narito ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak." Kaya't ang pagkakatiwalang ito sa kaharian ng Diyos ay inalis sa kanila at ililipat sa isang bansang nagkakabunga, gaya ng mababasa sa Mateo Kapitulo 21, talatay 43. Ganito ang pagkakasabi, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga." Ang tanong, ano ba ang bansang nagkakabunga? Walang iba kundi ang Roma, pagkat ito ang kaloob ng Diyos. Mababasa yan sa Gawa Kapitulo 23, talatay 11. Ganito ang pagkakasabi, "Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, 'Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa Roma.'" At ito nga ang Roma ay nagbunga ng maraming banal. Kagaya ng mababasa sa Roma Kapitulo 1, talatay 6 hanggang 8, ganito po ang pagkakasabi, "Sa mga ito kayo naman ay tinawag kay Hesukristo sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan." Ang tanong, anong iglesia ba ang nagmula sa Jerusalem na napunta sa Roma na siyang laging laganap at bantog sa buong sanlibutan? Ang kasaysayan ay nagpapatunay na tanging ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana lang ang katuparan. Bagamat sa mga unang siglo, naging marahas man ang dinanas ng Santa Iglesia sa kamay ng pang-uusig ng paganong imperyo ng Roma,
Ngunit ito'y hindi naging hadlang sa paglaganap ng tunay na pananampalataya at pagbubunga ng mga banal, ang mga dugo ng mga martir na naging binhi sa Iglesia sa pag-ani ng maraming mananampalataya kay Kristo hanggang sa kalaunan ang pagkakonvert ni Emperor Constantine noong 312 at pagdeklara na maging official state religion ng Imperyong Roma ang Kristyanismo at ang pagkabura ng paganismo na naging daan ng malakas na paglaganap ng Kristyanismo sa buong mundo sapagkat ito ang ninanais ng Diyos na ang mabuting balita ay makilala sa buong daigdig na siyang ikaliligtas ng bawat tao. Itinanim sa Jerusalem, nagbunga sa Roma, lumaganap sa buong daigdig. Yan ang kabuluhan ng Roma sa pananampalatayang Katoliko. Naway may natutunan po kayo ngayon sa episode na ito. Sana'y tumibay pa po ang ating pananampalataya kay Kristo at sa kanyang simbahan, ang Iglesia Katolika. Kung nagustuhan niyo po ang ating episode natin ngayon, maaari niyo pong i-like ang page, comment and share, at pati na rin ang ating YouTube channel na Katoliko TV. Abangan niyo po ang mga next video natin sa pagtalakay, paglilinaw, at pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat po.